Okay, kabayan. Nako, good day po sa lahat po ng ating mga kababayan nanonood ng ating palatuntunan sa Facebook. Ano po? Balik broadcast po tayo ang ating Alamin for this week, kabayan. Okay, alam po ninyo, sa dami po ng mga request natin noong paman, ukol sa hog racing, ano po, tinignan ko po yung mga, ano, yung mga request puro sa, ano, do sa aking post, ano po. Eh, hog racing po, tinatanong nilang lahat. Marami silang nagtatanong. Dahil lang po sa mga nangyari noong pandemic, kabayan, nahinto po ang marami. Nagkaroon pa ng ASF na problem. Kaya gusto nilang ibalik po. Kaya sisikapin po natin, kabayan, na ang ating palatuntunan ng ating Alamin ay makatulong po sa pagpapalakas ng pag-aalaga ng yobabs, kabayan. Baboy, native man o puti, o yung galing sa ibang bansa, na napaparami po dito sa Pilipinas, kabayan. Okay. Marami tayong ano ha, Lourence, pakinggan mo lang konti itong ating background ha. Marami tayong pupuntahan na nag-aalaga ng baboy, kabayan. Isa po rito si Lourence, ano po, pero napakalayo ng lugar niya. Eh sa ano pa eh, sa Bataan. Pagka siguro pupuntahan kita diyan pag nayari na yung ginagawa po nilang ano tulay mula po sa ano sa Central Luzon. Eh dito sa Metro Manila, papunta dyan sa Bataan. 1 hour na lang daw po ang biyahe, kabayan. Ngayon, 4 na oras eh. Okay. Marami po tayo, as I said before, kakausapin po natin ang lahat po ng mga sectoral players sa pag-aalaga po ng baboy, kabayan, sa Pilipinas. O yung mga nasa industriya ng hog production. Kagaya nimbawa, yung mga feed producer, babalikan natin sila muli. Ano po? Sa animal health at yung pong mga ibang negosyo na related po sa produksyon ng baboy sa ating bansa. Alam po ninyo, ayon po sa mga ulat na tinanggap po natin, napakalaki po ng potensyal na makapagbigay po ng hanap buhay sa marami po nating mga kababayan. Malaking industriya po ang hog raising sa Pilipinas, kung kaya't malaking negosyo po ito. Kasi pork eating country ang Pilipinas. Isang dahilan kung bakit dapat ang suporta ng ating gobyerno maging local o kaya naman ay pang national, ano, kabayan. Ang problema, kabayan ko, sa halip na tumulong ang ibang LGU, sila pa ngayon ang nagbabawal sa malakihang pag-aalaga ng baboy sapagkat sabi nila environmental problem daw po ang pag-aalaga. Alam nyo, yung katwiran na may bihis, kabayan ko, ho? Pero pwede po nating remedyuhan yan. Kaya dito po, tutulong dapat ang mga LGU, ang national government, ang mga technician po natin, ano po, technician, speaking of technician, kabayan, alam mo, Lawrence, nung mga panahon namin, ano, nandiyan ang Bureau of Agricultural Extension, no? Inalis ng gobyerno yan eh, inalis yan, dahil lang sa sinunod nila yung mga pinapayo ng mga dalubhasa sa ibang bansa. Alam niyo, ang Pilipinas kasi sunod na sunod sa payo ng mga taga-ibang bansa eh. Tayo naman, ang nagkakaroon ng malaking problema. Ang suggestion ng ating Alamin, kabayan, magbalik po tayo ng core group ano po, ng mga technician, farm technician sa national at tumulong sa local, kabayan. Sapagkat karamihan po sa mga technician na napunta po, na devolve po sa mga local government units, iba na po ang naging trabaho. Hindi na po yung tungkol sa agriculture, lalong-lalo na doon sa mga lugar, kabayan, na hindi po priority ang kanilang agriculture and fishery sector. Ang priority po nila ay maging city, maging lungsod, urban area ang kanilang lugar, kabayan. Kaya yan po ang malungkot sa atin. Being an agriculture and fishery country, kabayan, dapat palakasin po natin yan. Tingnan po ninyo, mula po sa Biblia, agriculture na ang ipinapayo. Ano po, kabayan? Eh kapag ka nawala po yan, disgrasya po ang mga tao, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Kayong mga mayayaman, okay lamang. Kasi pwede kayong mamili, pwede kayong bumunta sa ibang bansa. Wala kayong kaproblema. Malaki po ang pera ninyong nakatago, kabayan. Okay. Dapat tumulong po ang LGU at saka ang national government. Hindi naman ang pinag-uusapan dito, hindi naman financial ayuda. Kung hindi, kagaya ni Lawrence, ano, ang maitutulong sa iyo, yung bang bibigyan ka, pupuntahan ka ng mga technician, pupuntahan ka, ano ba, Lawrence, sa mga problema po dyan sa kababuyan mo, tutulong sila sa iyo. Bibigyan ka ng, ano, ng mga, ano, yung mga technical advice.
Sa bagay, si Lawrence po ay being veterinarian, marami nang alam yan at siya pa tutulong sa inyo, kabayan. There are many ways na maiwasan ang mga problema kung bigay ng hog raising. At kagaya po ng ating mga binigay sa ating programa, yan po ay pag-uusapan po natin. At saka nga pala, kaibigan mo pala si Lawrence, si Ian Basa Cabriga, yung presidente ng Native Pigs Owners Association of the Philippines, ayan eh, mamaya pag-uusapan natin yan. Yung native pigs, wala ka bang native pigs? Mamaya pag-uusapan natin. Naku, tango ng tango si Ian sa mga sinasabi po natin. Okay, kabayan. At marami po tayong mga pag-uusapan dito. Bukod po sa mga puting baboy, sa mga rural areas na nagtatanong sa atin, isa pa sa itatanong natin kay Lawrence kung gano'ng kalaki ang kanyang babuyan, kahit na po yung 100 square meters lamang po at hindi na po uso yung sabatuhan, yung mga konkretong mga kulungan. Kung hindi nakalagay po yan sa kalupaan, nakatutulong pa sa paglalagay sa ayos ng ating pong mga lupang pinaglalagyan po ng baboy, kabayan. Okay, napag-uusapan. Ang pag-aalaga po ng baboy, ang ating pong panauhin sa araw nito, naging katuwang po natin siya, naging kapartner po natin siya, nang siya po ay kabilang pa isa po sa mga technical advisor po ng isang malaking feed company. At ngayon, binabalikan po natin siya, alamin natin sa kanya kung ano ang kanyang maitutulong sa mga nagtatanong sa atin sa pag-aalaga ng baboy, puti man o native. Lawrence, magandang-magandang araw sa iyo. Magandang-magandang araw po, Ka Jerry. Muli, nagkita na naman po tayo. Okay. Nasaan ka ba ngayon? Mukhang ikaw ay nasa resort. Wala ka niyata sa likuran ng bahay mo. Nasa po ako ngayon sa Plato Plat dito na restaurant. Kumuha lang ako ng magandang pwesto. Pero wala po akong kinakain. Nasa Plato Plantito, ha? Okay ka na dyan. Huwag ka na magbago ng pwesto. Okay ka na. At okay. Alam mo, Lawrence, marami, lalong-lalo na yung mga taga-Laguna, gustong makarinig sa iyo ng mga payo, no? Na alam ko na ikaw ay one of the things that you have been doing ever since bagmula nang ikaw ay bumalik sa Pilipinas ay ang pag-aalaga ng baboy at pagpapayo. Sa ngayon, because of the ASF, anong nakikita mong dapat na isagawa ng mga gustong bumalik sa pag-aalaga ng baboy dito sa ating bansa? Payuha mo. Para po sa akin, iba pa rin yung pag-aalaga natin nung araw. At ito ang magiging solusyon natin sa pagmuling pagsigla ng pag-aalaga ng baboy. Paano po? Backyard. Pag-aalaga uli ng baboy sa muli sa mga backyard. Yan po nakikita kong solusyon. Kasi kung backyard to, sa isang pamilya may alagas lang isang inahin, dalawa, mas madali ho itong i-manage. Kahit na itali lang ho sa punong mangga, ganyan naman ang pag-aalaga nung araw eh. Bakit hindi natin muling gawin ngayon? Pero alam mo, isa pa nagtatanong sa atin, kung sa bagay nung tayo ay nagkasama doon sa isang malaking sa isang kumpanya na nagbebenta ng mga produkto ng mga feeds, pinag-uusapan natin yung likas na paraan, natural way of raising pigs. Nakagaya ng ginagawa sa napuntahan sa Inglaterra, sa UK, napuntahan ko yung ilang parte ng Japan, nakita ko yung pag-aalaga nila ng baboy ay nasa lupaan, meron talagang kulungan lamang sila, pagkatapos do sa tabi may barn. Yung bang may bubong na tinataguan ng mga ng mga gamit, mga feeds, ng mga hay. At pagkatapos yung mga baboy talaga nasa kulungan sa labas. Yan ba, sa palagay mo, tatanggapin ng mga kababayan natin sapagkat halos walang gastos kaysa na ikaw'y magpatayo ng konkretong kulungan? Opo, sa tingin ko naman po magagawa natin yun at mas magandang tangkilikin natin kasi may sariling atin naman po tayo eh. Sa Bordo, sa na narating ko, meron po kaming barn o silungan ng baboy kapag ito ay umuulan, nag-isno, pupunta sila doon at nagtatago. Ngayon, mapagka okay na ang panahon, lumalabas, pero binibigyan namin sila ng mga feeds. So para ko sa akin, mas okay ko ibabalik ang natural na pag-aalaga sa baboy. Kung paano
lalo na kasanayan ng mga lolo lola natin, ay mas okay na ganun ang gawin natin. Yun ang pinaka-guide natin para makapagsimula po tayo. Okay, ang alam ko nanggaling ka sa ano eh, sa New Zealand ba, Australia? Ano ang naging trabaho mo doon? Galing po ako sa New Zealand, 10 taon po ako doon at trabaho ko tagagatas ng baka. So all around po, sa farm, sa dairy farm kung tawagin namin. Lalo pa man nag-aalaga po kami ng sheep at mga pigs para may pansarili po kaming kakatain na may ulam. Yung bang lugar na pinuntahan mo, may mga alaga silang mga baboy na nasa natural na paraan ng pagpapalaki at pagpaparami? Opo. At doon nga po nakita na kung doon na alaga nila sa natural, mayroon lang silang parn o may kuntik silungan lang ng baboy, pinapakain namin ng pigs at ang baboy na kapag burak sila sa mga lupa-lupa, which is sabi nga ng vet doon, mas matibay ang baboy kapag ito ay nakakapaglaro sa lupa kasi na-expose sila sa mga bakterya na nagkakaroon sila ng natural immunity. Okay. Lawrence, anong background mo? Are you a veterinarian o ano, an agriculturist? Ako po ay isang veterinarian at ang aking pamilya ay linked po sa agrikultura. Meron po kaming palayan, kambingan at tupa, konting pre-raised chicken, no? Integrated farming po, may gulay. Yan po ang aking linya at ang aking linya ng pamilya po. Alam mo, medyo lumayo tayo ng konti muna sa pagbababuyan. Marami akong itatanong sa iyo, marami itong mga tanong na ito, no? Balikan natin yung ano, alam mo, nakikita ko sa internet. Panay ang benta mo ng ano, ng mga garden soil, na sako-sako. At yan eh, dinadala mo sa kapaligiran ng Bataan. Eh sa tingin ko parang milyonaryo ka na sa tingin ko dati-dati nakabota ka lang, ngayon eh nakikita ko naka barong Tagalog ka pa kapag ka ikaw ay nagdi-deliver. Kumusta yung ganyang klaseng negosyo at iyan ba ay economist mo nagpo-produce ng mga garden soil na yan? Opo, Gerry. Ang halo po nito mula sa dumi ng aking mga alaga at mga natural na makukuha ko sa aming farm katulad ng mga dahon ng mahogany. Inocompose ko po, hinahalo ko po roon, sinasama ko ng CRH, lupa, minimix ko. At siya ko naman no, ibinibenta sa ating mga kaibigan, mga barangay na gusto magtanim ng gulay, pinopromote po kasi natin yung pagtatanim ng gulay sa content gardening sa ating mga bahay para ngayon makatipid kayo sa inyong mga bilihin. Yung paggamit mo ng mga ano, yung mga garden soil na yan, yan eh hindi ko sasabing organic kundi natural ano, natural material na ginagamit mo sapagkat pinaghahalo-halo mo yung mga dumi ng hayop, mga dahon, mga labi sa bukid at saka yung ating yung mga topsoil natin. Yung ginagawa mo na yan eh nagbibigay pa ng pruweba sa iyo na nakatutulong doon sa mga nagtatanim ng ano ng mga gulay na pinagbebentahan mo. Opo, Ka Gerry, napakalaking tulong po sa kanila. Base sa aking mga kanilang mga salaysay eh malaking natitipid nila lalo na kapag maganda ang pagtatanim nila ng for example kamatis. Ngayon talong, umaani sila na maganda. Kuminsan lagi na sinasabi sa akin, masarap pala pag walang abon, mga fertilizer, pesticide. Iba ang lasa ng mga gulay, matamis. At no, sa natural farming ng gamit natin, mas mahaba ang buhay ng gulay na laman at mas maganda ang inilalaki nito. Sa akin naman pong bilang negosyo, garden soil, malaking tulong ko. Lalo na ngayon, 3 taon na ako nagka-garden soil. Wala naman po akong ibang hanap po eh, kundi pag-alaga ko lang ng hayop. Pero ang main source ko na ngayon na pagkakitaan itong garden soil. Magkano ang pagbibenta mo ng isang ano yan, 25 kilos o 50 kilos na sako? Magkano yan? Sa 30 kilos po ay naibibenta ko ng 110 pesos ang kada isang sako. Yung sa 110 na 30 kilos na isang sako,
gaano ang dami niya na nailalagay na sa isang parisukat na gulayan. Nakakasapat ba yan sa kanilang itinatanim o hinahaluan pa nila ng topsoil? So yan po, yung mix na yun, kasama na po yung dumi ng hayop at vermicast. Mix na po siya, hindi nyo na kailangan na lagyan pa ng abono, pero pwede nyo naman din po lagyan. Ang isang 1 square meter po ay isang sako ng aking loam soil or garden soil. Ano, 1 square meter ang nilalagay nila sa isang sako? Ah, isang sako po, bali kung yung 1 square meter po may lupa na, itong pandagdago na garden soil ay bilang nagsisilbing pataba o source of nutrients ng halaman para ho dito sa gagawin nilang project ng mga pag-aalaman. So ang nangyayari diyan sa bawat halaman, sa bawat puno ng halaman, halimbawa gulay na ililipat mo, ikatanim mo sa lupaan mo, may garden ka na, no? Yung lamang butas na paglalagyan mo ng pananim, ang paglalagyan ng garden soil na nanggagaling sa iyo. Bale, from 1 square meter na lupa ho, binubungkal nila, ginagawa nila, ay nahalo po yung garden soil ko. Nang sa ganun, ma-mix po yung lupa. Masamahan ng matatabang gaya ng vermicast, may dumiuto ng kambing at tupa, sinasama ho doon bilang pataba. At doon ho tinatanim yung gulay. Sintings. Okay. At gaano katagal naman talaga magkakaroon ng magandang epekto ang kanilang ginagamit na garden soil? Sa nakita ko po, maabot doon ng 6 to 8 months po ang paggamit. Kasi na-testing ho sa talong, umabot ho ng pagbubunga ng talong ay 8 months and then bago namin pinutulputol yung mga sanga, sumibol po ulit siya. Kagandaan sa garden soil na natural na pamaraan, matagal po ang epekto nito sa halaman. Hindi ho saglit lang, katulad yung mga chemical. Matagal po ang epekto ng kanyang taba. Kaya lang, medyo mabagal lang po bago ma-absorb ng halaman. Okay, ganyan talaga yung yung mga natural way of natural material, matagal ang epekto pero tumatagal naman kapag ka ito'y ginagamit na. Okay. Balikan natin yung pag-aalaga ng baboy. Ang sabi mo at pinag-usapan na rin natin noong paman, kapag ka ikaw ay mag-aalaga ng sa isang inahin at gagamit ka ba ng isa pang barako o bibili ka na lamang, ng magpapa-AI ka na lamang para ito ay maparami mo? At ano ang pinakamaganda? Itong isang tanong to, at ikaw na sumagot kapagkat kaya ko sagutin kung talagang tutusin, sapagkat may karanasan ka rito. Sa pag-uumpisa, ano ang pinakamagandang umpisahan? May inahin ka kagad na isa o yung mo na mga biit na bibilin mo ang palalakihin? Kung may budget ho, mas maganda kung mag-uumpisa ka sa kumalaga na gagawin mong inahin. Kasi madali na lang ang proseso. At kung sakasakaling dumalaga ang bibili mo, malaki na, matibay na, meron na siyang resistensya sa anumang sakit, madali na lang ang proseso, 2 months lang, 3 months, maglalandi na po yun at mapapaasawa mo na. Ngayon, interest naman sa big, masyadong matagal po. Kasi bago mo mapaasawa ang isang dumalagang baboy, it will take 8 months bago mo pa-AI. So sa akin po, kung may alaga po tayo na isa, dalawang dumalaga, mas okay na po yung kumuha na po tayo na mag-AI. Kasi mas mura yung semilya. Mas maganda kung bibili tayo ng magagandang semilya na i-AI natin sa ating mga alaga. That way, maganda yung mga bait na kalalabasan. Mas makakatipid po tayo nun kaysa kung ilang alaga lang tayo ng dumalaga tapos bibili tayo ng barako, mas matuto sa feeds pa lang. Pero kung ang inyong dumalaga ay sampuna kasama na inahin, mas preferred naman po na may sarili ka ng bulukan. Okay. Balikan natin yung iba na hindi pa, medyo may kataasan ng pagbili ng mga dumalaga, no? Yung ready to breed na mga babae, no? Mga female.
kung mag-aalaga ng mga palakihin diik, magkano ang ipukuhunan sa ngayon sapagkat I have not been able to go with the tide, na hindi ko alam ngayon kung magkano ang presyuhan ngayon ng mga biik. Ano? Magkano ngayon ang presyo ng biik? Halimbawa, dyan sa lugar ninyo sa bata, magkano ang presyo ng biik para makapag-umpisa yung gustong mag-umpisa uli sa kanyang pag-aalaga ng baboy? On average po, ang presyo ng biik ngayon na puti na tinatawag natin mga commercial is 5,000 pesos. Ang biik? Aba, malaki na pala. Wala na yung 2,000 ngayon. Wala na. Kapanahon na huli ko pong kopo kayo niya 2,000, 2,500. Manlibo na. Na ang 5,000, ano yun? 10 kilos ang ano? O ano? Masigit pa? Naglalaro po ito ngayon sa 8 to 12 kilos. On average yun, 10 kilos pagka binili mo doon sa magbababoy. Walay na big, around 10 kilos po. And what about the ano, the additional, kunyari, 10 kilos, above 10 kilos, magkano ang isang kilo ngayon sa presyuhan? Nung mga panahon natin na naglalakad tayo, naglilibo tayo, ano, eh ano yun, yung mga, magkano yun? Mga 100, 200 pesos per kilo, ano? Sa bawat, magkano ngayon ang extra 1 kilo lagpas doon sa 10 kilos? Sa amin ho, dito sa Bataan, ang kalakalan namin is per ulo. So pagka binili mo is 5,000. Pero doon sa Batangas, sa I remember ho, naglalaro ko yun yan, mga 250 ang first 10 kilos, 400 ang first 10 kilos, tapos pa 100 to 200 ang succeeding kilos. Aha. So ganun po sa Batangas, per kilo nila binibenta para mas malaki ang kinikita ng nag-aalaga ng biik. Ang ibig sabihin, yung sa lugar ninyo, yung 5,000 na yon, ano na, standard na yon sa isang biik na bibilin mo, whether it's 10 kilos or more. Opo, standard na po yan. Kasama na po ang bakuna doon, deworm na at na vitamins na. Okay, sa ano ngayon, sa kalakalan ngayon, kung mag-uumpisa ang isang, sabihin na natin may kaunti siyang puhunan, ano? How much puhunan ang kinakailangang ireserba niya para makapag-umpisa siya ng isang kawan ng mga baboy na alagaan niya sa natural na paraan na kagaya ng ipinapayo natin? Mga gano ang kanyang, mga ilang baboy? Siguro mga 5 o 10 na biik na alagaan o what? Kung mag-start po tayo sa biik, mas okay, mga 2 hanggang 3 ang ating pagsisimulan. Kasi once na ho yan ay lumaki na, let's say mga 5 months na, ang bigat na ho sa pagkain niya kahit tatatlo. Ang range ho ngayon ng feeds ay nasa 2,000 on average. Kaya isipin niyo na lang kung makakain ng ating tatlong partner ng 2 kilos per day. At ang per kilo is naglalaro sa 35 to 40 pesos ang bawat isa. So, ang bigat sa bulsa, less than 200 pesos per day po ang gastos natin sa feeds. Okay, sa ngayon, noon panahon natin, 4 na bag sa 4 na buwan o 4 o 5 bag ng feeds ang ibinibigay kapag ka ito'y palalakihin hanggang 4 na buwan. Sa ngayon, ilang bags ang kailangan natin para umabot sa 4 na buwan ng ating baboy? Parehas pa naman din po, Gerry. Ganun pa rin naman, no? 4 hanggang 4.5 sapo. Ang nagkakaiba lang, noong kapanahon na natin, mura po ang feeds. Ngayon, grabe na. Wala na ho yung natawag natin 1,300 pesos na feeds. Noong araw, nung magsama tayo, pinakamataas na ho is 1,200. Ngayon, 2,000 na yung starter, 50 kilos. Ngayon, ang standard ngayon, 2,000 na. Yung ano natin, grower yan, grower feeds yan. Ang grower po, feeds po is 1,900. 1,900 pesos. Kaya mahuhuli ang kung ilang taon na tayo dahil yung ating grower nung araw is 1,100. Okay. Sa ano natin, sa tasa natin, mga kunyari, 4 na buwan, ba 1 sack per month, ano? Magkano ang isang sako ngayon ng halaga ng feeds, yung commercial feeds natin binibili na kagaya ng mga na ipap na i-advertise, magkano yung isang sako ngayon?
Sa so pre-starter po is 1,600. Sa starter po is... Nawawala. Ano yung starter? Magkano? 2,000 peso. 2,000. Magkatapos nun, pagkano na yung grower na? Yung grower ho is 1,900. Ah, mas mababa sa mga pre-starter tsaka sa starter. Ano? So, yung bang apat na sako, kasama na ang pre-starter hanggang sa grower sa loob ng apat na buwan? Kasama na yon, lahat na yon. Tama na po yan. Hanggang ang estimate po natin, gagastos tayo sa isang bit ng 10,000 pesos. Pati na yung pamurga, pati na yung vitamins, hanggang may dispose po to. O hanggang sa maging 5 months to. Okay, all in all, sa feeds natin, if you are using, sabihin natin, round figure natin, 2,000 per sack. Pati, paano yung pre-starter na kunyari, hanggang sa 4 na buwan. 2,000 times ano, times 4 would be about 8,000, di ba? Tama ba yun? Tama ba yun? Tama po. 8,000. Pagkatapos, magkano gastos natin doon sa mga iba-ibang mga gastusin? Sa mga gamot? Sa gamot, sa bakuna, sa purga, lalabas nun ng 2,000 kasama ng kuryente tubig. Hangga sa lumaki na siya. Mga ilang kilo ang acceptable nung mga panahon natin, between 80 kilos hanggang 100-110 kilos, acceptable 'yan sa mga buyer, ano? Ngayon, mga ilang kilo ngayon ang talagang hinahanap ng mga buyer. Ang mga buyer po, gusto nila yung around 80 to 90 kilos. Ayaw ho nila ng 100 kilos to 110 kilos. Kasi malalaki na yung pata, malalaki na yung taba. So gusto nila yung mga prime, 80 to 90 kilos, so less than 100. Yan, maninipis ho ang taba niyan. So magkano yung yung 90 kilos na baboy na bibilin, ipagbibili ng isang nag-aalaga? Paulito nga, Jerry. Magkano yung 90 kilos niya ibebenta? Sa pupunta sa kanya, kunyari biyahero, kaya yung gustong magkatay ng baboy, magkano niya ibebenta yung 90 kilos niya? So yung 90 kilos po niyan, estimate na natin yung naka-reserve na po yan, less 3 na po, ay mangyayari sa ngayon sa amin dito is 200 pesos per kilo sa buhay. So lalabas po niyan is 18,000 pesos. Yung 200 pesos per ano yan, farm gate price yan? Farm gate po, sa buhay po ang kilo na yan. Yung farm gate price na yon sa 90, magkano yun? Magkano umabot yun? 200 pesos times 90, that should be about 1,000, magkano yun? 18,000 po. 18,000. 18,000, ano? Kung 18,000 ang gastos ko sa isang baboy na inalagaan ko ng 4 na buwan, should be about 10 to 12. Kung 18, meron kita na 6,000, di ba? Oh, pero pagka ganyan naman no na pag-aalaga, usually paabot po 'yan ng 90 to 100 pataas. So, kung sakasakaling ang na-achieve lang ho natin na 90 kilos, hindi ho natin na magagastos lahat ng baka mabot lang po tayo sa tatlo at kalahating sako lang pagka gusto natin is 90 kilos. Oh, teka muna. Kung sakasakali nga, so more or less, ang isang mag-aalaga, pwedeng kumita ng mga 6,000 to 7,000 per head pagka ito yung binenta niya, di ba? Opo, tama po yun. Okay. Ikaw, nagsasabi ka ng totoo, di ba? Oh, okay. Kung merong 7,000, pagka may 10 kang ibinenta, 7,000, may 70,000 kang tutubuin. Sabihin natin 6,000 o 50,000 na lamang kapag ka ikaw ibinentahan. Yan ba pwedeng mangyari sa'yo, Lourence, kapag ka ikaw ay nag-alaga ng 10 baboy?
ibinenta po ng 90 pesos per ano, 90 pesos per ano, 90 kilos 'yan ibinenta mo, tapos 200 pesos per kilo, so 18,000, meron kang 10. Sa palagay mo, pwede nang kumita ang isang mag-aalaga na baboy? Opo, Ka Jerry, pwede na, malaking tulong na po ito. Kagaya nga po ng ating prinsipyo ng mga matatanda noong araw, na ang baboy is parang alkansya lang. O, paunti-unti, araw-araw, naglalagay tayo, nag-iipon tayo. Pagdating ng harvest, pag pinuksa mo yung alkansya mo, meron ka ng pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, kaya napakalaking tulong. Pero kung sasamahan po natin ang integrated farming, yung dumi, gagawin natin pataba, tatanim tayo ng gulay, hindi lang ho 7,000 pesos o 70,000 pesos ang makukuha nyo. Malaking pa ho doon. Okay. Sa palagay mo, kung meron akong 1 hectare at ang yung baboy ko pwede kong ilagay sa ano sa 300 square meter sapagkat sa lupa ko lang aalagaan, ano? Kagaya ng ginagawa sa ibang bansa, meron siyang kaprasong barn na kapag kaumulan, takbuhan ng mga baboy doon sa loob, ano? Pagkatapos, meron silang meron silang fence area na pupuntahan nila pagkakain na, tatawagin mo, papalakpak ka gano'n, lalabas na, di ba? Lumalabas na silang lahat. Meron kang ganyan, mga 300 square meters, 10 baboy o 15 baboy. Tapos, doon sa natitira mong, ano, kunyari, sa 1 hectare mo, meron kang mga ilan yon, mga 10,000, sabihin mo ng 1,000 yung nagamit mo, pati yung mga barn, etc. Meron kang natitirang mga 8,000 square meters. Sa palagay mo, pwede kong lagyan niya ng mga gulayan, magtatanim ako ng ano, ikaw, dapat ko, dapat, anuhin kita eh, ano tawag nun, payuhan kita na magtanim ka ng kakao. May tanim ka bang kakao dyan sa lugar mo? Tanim po na? Kakao. Meron pa akong tanim na kakao. Paramihin mo yan, iho. Paramihin mo sapagkat ang ngayon, ang hinahanap ng mga nagkakakao dito, yung mga natural na tableya na walang halong asukal, walang halong ka, yung mga balat-balat, ano, kung hindi puro, at binibili nila ng mahal. Sapagkat ayon doon sa mga kausap ko, hinahanap-hanap ngayon ang mga kakao na nanggagaling sa Pilipinas. And the center of production now is Luzon at saka ang Kabisayaan. Sapagkat binabagyo yung ilang lugar sa Mindanao, ano? Kaya ngayon nagpupuntahan sila rito. And I suppose, ilan ang puno mo ng kakao? Kadyari, sa totoo lang, puno ko ng kakao ay nasa 3. Noon po, may nagalok sa akin. Sabi ko, para sa bayang kakao, ginagawa daw ang chocolate. So wala naman po akong idea, kaya ginawa ko, binili ko, tinanim ko, pero nung makita ko, ang dami kong tanim na rambutan, lansones, isa lang ho ang nabuhay at napakatatag, kundi yung kakao. At year old round po siya kung mamunga. Last time nga po, sitik sa bunga, ang problema ay wala naman ako alam. Ginagawa ko, kinakain ko yung bunga. Napakasarap eh, parang santol at guyabano. May nagtuturo sa akin, yan, sinichip-chip. Aba, doon ko lang ho natutunan. Later on, ito nga, nag-upita kami i-save yung mga buto at gagawin namin tableya. Oo, yan ang pinakamaganda ngayon sapagkat worldwide, ang hinahanap ngayon is not no less than 2 million tons. Ang hinahanap na ngayon ang kakulangan sa buong mundo. At sa Pilipinas, yung mga kumpanyang mga malalaki, sinosource out na nila ngayon sa ibang bansa kundi sa Pilipinas, naghahanap sila ngayon ng mga talagang kakao na ibinibenta para ito ay maparami. I was just talking to some people from Laguna na ngayon na nakikinig sa iyo, eh siguro sasabihin nga sa iyo na Ka Lourence, siguro maganda niyan kung maglagay ka ng ano sa yung kakao mo na sinabi mo, dati kinakain mo na parang santo lang. Ano? Importante yan, ma-ferment mo at ma-produce mo yung tableya, makapag-produce ka ng puro ng kakao na tsokolate na binibili ng mahal sa loob at labas ng Pilipinas. D.
Dinig mo? Dinig mo? Ayan, nawala si ano, nawala si si Lourence sa palagay ko. Ano eh? Baka ano, paano nangyari diyan na Doc Rico? Siguro nag-iisip siya ngayon kung paano niya itatanim. Ayan, Lourence, sagutin mo 'yung tanong ko. Ano paano nangyari sa iyo? Parang hinimatay 'yung ano mo, ha, camera mo. Okay. Kakao. Medyo na puto lang ating linya. Oh, sige. Anong ano, ano 'yan? Magpaparami ka ng ano, puno mo ng kakao dyan sa lugar mo. Sa aking experience po, based sa aking experience, kakao ay adapted din sa lugar ko sa Luzon. So kung meron man ho, dalawa ho tinuturo ko, magtanim ng kakao at magtanim din ho ng sariling kape. So yung kakao ho, kung talagang may kakaroon ng market, I'm sure naman, kung nasa New Zealand ako, merong balita na magkakaroon ng shortage ng kakao para sa tsokolat. Na magiging kung talagang ipupuso ng gobyerno natin, magiging center tayo ng kakao sa buong mundo. Kasi napaka tibay ng kakao sa sakit. At wala akong problema sa kakao dahil hindi ko siya pinalagyan ng pataba, hindi ko siya nilalagyan ng hindi ko pinupruning, pero bunga ko siya ng bunga. Kaya nagtataka ako, mas okay pala ito kakaong kakao kung papabayaan mo lang. Dahil kusa siyang namumunga sa sarili niya at wala, magbibigay siya ng bunga anumang panahon. O, kala mo, kasi yan, mountain tree kasi yan eh. Forest tree yan. Kaya yan ay nabubuhay na nag-iisa. Sabi nga nila, hindi mo pinakailangan gaanong pansinin. Pero pansinin mo na rin sapagkat binibigyan ka ng ganansya niyan eh. Okay, napaligaw tayo ng konti sa pagbababuyan. Ano yung iniinom mo? Mukhang napakasarap niyang iniinom mo ngayon. Kailangan, bigyan mo naman ako ng kaaba. Okay ka. Okay. Yung ating, ano, ating pag-aalaga ng baboy, okay ba yun? Mag-umpisa muna sila pagka baguhan, mag-umpisa muna sila sa pagpapalaki ng mga baboy. Okay, no? Aba, mas okay din po yun. At kung isa, dalawa, hanggang tatlo, kanilang alagaan, okay naman din po yun. Pero hanggat maaari, tignan nila yung kung ano ang kanilang paraan na magpagtitipid. Kailangan, try nyo bumisita sa palengke. Baka kung ano may, baka may makukuha yung balat ng saging, mga sapal ng nyog, na pwede ho natin pang extra merienda sa ating mga alaga. Makakabawas po ito ng ating ng ating feeds, pero at least ay makakatipid po tayo. Yun po ang main goal natin. Kung ito po ay gagawin nating kinain. Pero kung ito ay gagawin nating partner, ay mas maganda mag-stick tayo sa matataas na may protina at mostly feeds para maganda ang karne. Okay. Siguro next time, ayaw ako, yung ikaw ba mayroong native pigs dyan sa lugar mo? Sa ngayon po, wala po akong native pigs. Pero may puti po ako na ginagawa ko native ang pag-aalaga. Ang pagkain niya ay tarak, sapal ng nyog, balat ng saging. Yun lang ang pinapakain ko. Tapos may konting mais, tarak mais. So, wala kang ano, kapag sinakita ko yung pangalan dun sa post ni Ian Cabriga eh. Nakita ko yung ano, one of the friends ni Ian, eh si Lourence Maravilla. At siguro hinihikayat ka na mag-alaga ka ng mga native pigs sapagkat yung association nila ay para sa mga native pigs. Sa palagay mo, may kinabukasan ng native pigs kapag ka ito ay pinalaki natin sa mga kababayan natin gusto mag-alaga ng baboy sa Pilipinas? Para sa akin, no, meron. Sa kanya, no, nakatutok ako sa iba't ibang paraan. Paano makakatipid sa pagkain. Kung sasamahan po nito na native pigs, at marami naman po tayong native pigs ngayon na galing sa ibang bansa, kung saan malalaki na rin ho yung mga katulad ng Berkshire. Alalaki na ho, halos kasi laki na mga puti na rin natin. Kaya yung mga ating native pigs, hindi ho papahuli. Berkshire, i-cross natin sa ating native pigs, kung saan matibay, sasakit, at although mabagal lumaki, pero yung karne masarap. Yan ang magandang alagaan ho natin ngayon.
Ibig mong sabihin, payag ka rin sa ipinapayo ng ilang kaibigan ng ating alamin na mag-cross tayo ng mga galing sa ibang bansa at saka yung mga puti at saka yung mga native, i-cross natin para maging maganda ang kalalabasan ng kanilang karne at paglaki ng nasabi ngayon. Opo, payag po ako doon kasi pagka kinocross natin, kinukuha natin yung magagandang traits ng iba't ibang lahi upang sa ganon mailabas natin sa ating mga biik. In that way, pwede ko na makatipid tayo sa pagkain. Kung ang malaki ang baboy, mabilis ang feed conversion ratio niya, konti na ang kinain, pero malaki ang nilalaki. Napaganda ho nun. In that way, makakabalik po tayo sa pag-alaga ng baboy na mababa lang po ang inputs. Okay, siguro ganyan din yung sa tao, no? Kapag ka tayo nagkaroon ng intermarriages, ano ha? Alimbawa, ikaw si Lourence, sa kapangasawa ng isang puti, ng isang galing sa ibang bansa, siyempre yung lahing ibibigay mo, ano? Maganda. At pwede na lamang kung makukuha yung lahi mo, no? Medyo malalaki yung mga puti, no? Kung tayong dalawa makukuha, medyo mali tayo. Pero at least, ang talino naman, nasa utak din, ano ha? Okay. At yung intermarriages din, yan din ay ginagaya natin sa pag-aalaga ng mga hayop na kagaya ng baboy. Cross, ano, pagko-cross natin ng mga iba't ibang lahi para mapaganda natin ang kalalabasan nito. And once they become part of the herd dito sa ating bansa, ituturing na rin natin sila mga native animals. Di ba? Tama ba yun? Tama po yun, tama po. Okay, Lourence, sa susunod, siguro maghanap ka ng mga data mo para ikaw nga ay makapagturo tayo ng tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Sabi mo, mga ilang oras kapag anong lugar sa Bataan ng ano mo, ang farm mo? Sa Maravilla, Bataan po, medyo dulo ng Bataan. Oo nga, malayo eh. Hintayin ko pa ba yung tulay na magbibiyahe mula Maribeles hanggang Metro Manila? Pag natapos na yung tulay, pagbaba niyo ng tulay, amin na. Eh ngayon, mga ilang oras mula sa Metro Manila papuntang Maribeles pa. Huling punta ko noon kasi mababagal ang takbo namin noong mga panahon na yun. Mga ilang oras. Yari na ba yung kali ng ano, mula sa San Fernando hanggang patungong Bataan? Opo, mayari na po. Sa ngayon, hindi ko lang maipakita sa inyo, pero ang aming highway, ginawa ng 4 lanes. So, abot po tayo ng 3 to 4 hours ang biyahe. Very smooth na po. Wala na po yung traffic. Okay, so maganda na magbiyahe dyan. Okay? At sa palagay mo, yung 3 to 4 hours na yon, hindi kami mahihirapang makarating doon sa farm mo. How far are you from the main highway? 1 kilometer lang po from main highway. So, napakadali lang ang puntahan ng aming farm. Ano ang ano? Anong barangay kayo? Barangay Kapkaben. Maribeles, Bataan. Barangay Sabsabi. Ano, no? No? Barangay Kapkaben. Ah, Kapkaben. Okay. Barangay Kapkaben, Maribeles, Bataan. At nakikita ko naglilibot ka sa buong Bataan, ano? At pupuntahan ka namin one of these days siguro, pero aabisuhan kita para makapagkatay ka ng isang baboy na iahanda mo sa amin pagka tayo nagkita-kita muli. Alam mo, matagal na tayo hindi nagkita, no? Mga before the pandemic, siguro mga 2000 pa yata tayo nagkita, no? Pagkagaling mo sa New Zealand, ano? Bale, mga 10 years na po. 2013 ako nung umalis sa company. So, 10 years na. Hindi na kayo. More than 10 years. Ano? Kasi nung umalis ka rin sa kumpanya, ang kinabibilangan mo 13 years ago. So before that, nagkakasama tayo sa paglilipot natin sa Bataan. Sino ngayon ang mayor na ang governor ng Bataan? As usual, Garcia Pareno. Sila pa rin. Ang pamilya pa rin. Okay. Magpaalam ka sa mga kababayan mo at saka yung mga kaibigan natin nagtatanong mula sa La Laguna o sa lalawigan ng Laguna. Bati mo sila at saka magpaalam ka na. Ay, sa mga kababayan namin sa lalawigan ng Laguna, so wag po tayo manghina ng loob.
Noong araw po na ako, ahente, ang hawak ko po yung Batangas at Laguna. Saan yan ay isa sa mga probinsya na maraming nakilala sa pag-alaga ng baboy. Magsimula lang po tayo muli. At lalo-lalo lang, magsimula tayo sa backyard. Huwag po na sa malakihan. So, kung meron man tanong, kung meron man, nandiyan naman si Gerry. At nandito lang po ako, handang tumulong po sa inyo. Hanggang sa muli, nandito lang po kami dalawa. Okay. Lawrence, ang sabi ko nga, muli nating babalikan at tutulungan natin ang pag-alaga ng baboy sa Pilipinas kasi ang maipagmamalaki natin, malaki na itulong ng ating alamin at saka yung mga kinausap natin para lumago ang hog raising, hog production dito sa ating bansa. Pati yung mga feeds company, lumago. Dahilan sa ginagawa natin, sa paglilipot natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Thank you very much, Lawrence Maravilla. Kumusta na lamang sa taoy? Teka muna, yung tatay mo, masayang-masaya ang tatay mo sa pagtulong mo sa kanya. Dahil nga kayo napapanggit pagka... Ay, kamusta na kaya si Gerry? Okay naman po, malakas pa. Malakas. Di ba, sabi mo sa kanya, makikita kami na one of these days, datayuhin ka namin dyan sa lugar ninyo, sa Kabkabin, Barangay Kabkabin, sa Lalawigan ng Bataan, sa bayan po ng Maribeles. Thank you very much, Lawrence Maravilla. Thank you, okay. Gerry. Po si Lawrence Maravilla na ating pong nakausap sa ating palatuntunan ng ating alamin. The main topic for this day is how to raise properly ang baboy na ating inaalagaan. Dapat alagaan, kabayan. At muli po natin tutulungan na ito po ay mapalakas natin sapagkat according to the data that we have received, kabayan, ito po ay isang malaking pagkakakitaan po ng ating mga kababayan, maging puti o native o pinaghalo po, kabayan ko. At isa po sa mga may papayo natin sa ating pamahalaan, local man o pamahalaang pangnasyonal, na ito po ay bigyan po ninyo ng ayuda, not necessarily financial assistance, kung hindi lahat po ng maitutulong natin para lumago ang larangan po ng pag-aalaga ng hayop na kagaya po ng baboy, kabayan. Ayan, yan po ay masasabi po natin isang napakalaking bagay na magagawa po natin sabagkat the country is a pork-eating country. Nakagaya po ng ibang bansa, nakagaya po ng South Korea, na palagian po nating napapanood sa internet, kabayan, na binibigyang halaga ang pag-aalaga po at pagkain po, pagluluto ng mga karne ng baboy, kabayan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, ka Gerry Hieronimo. Sana po ay nabahagi na namin kayo ng mga ulat at mga bagay na may kaugnayan po sa dapat ninyong pasukan na mga alagain sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan. And today, we have discussed at length po ang tungkol sa pag-aalaga po ng baboy at kung paano ito makatutulong hindi lamang sa individual na kabukayan po natin kung hindi sa pangkalahatang kabukayan ng buong Pilipinas. Okay, kabayan, ang inyong lingkod ka, Gerry Hieronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang pag-aalaga ng baboy, native man o yung pong mga puti, ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and may God bless this whole Filipino nation, kabayan.